Sa video natin ngayon ay tatalakayin natin ang 10 camouflage na hayop at insekto na matatagpuan sa buong mundo na marahil ay hindi mo pa nakikita. Ang mga hayop na ito ay may kulay o hugis ng katawan para magbalat kayo para hindi madaling mapansin o makita ng kanilang predators. Welcome sa Smarter Mind Matters Channel. Huwag kalimutang pindutin ang like button, magkomento sa ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel. Pakikalimbang na rin ang bell button para updated ka sa mga bagong video na aming i-upload. Number 10, Walking Stick. Ito ay katulad ng isang nilalang na itinampok sa Harry Potter spin-off film na Fantastic Beasts, ngunit kilala ito bilang stick insect dahil sa pinahabang katawan nito, nakahawig ng mga stick o maliit na mga sanga ng kahoy. Ang mga stick bugs o walking sticks ay matatagpuan sa ating bansa at sa buong mundo ay kilalang mga herbivore at ang ilan sa mga species nito ay meron din mga pakpak. Ikaw ka smarter mind, nakakita ka na ba ng ganitong uri ng insekto? Mag-comment ka naman sa ibaba para malaman din namin. Anyway, ang mga bugs na ito ay karaniwang lumalaki ng humigit kumulang 12 pulgada ang haba at tinuturing ng marami na ang pinakamalaking insekto sa buong mundo. Dahil sila ay kayang umabot sa mahigit 22 pulgada ang haba, karaniwang tumitimbang ng mahigit 2 onsa. Katulad ng mga praying mantis, ang mga nilalang nito ay may mabagal na paulit-ulit na kilos na patingin-tingin sa magkabilang tabi na kagaya ng mga halaman na gumagalaw sa ihip ng hangin. Malaysian Orchid Mantis. Narito pa ang isang magandang camouflage na insekto, ang Malaysian Orchid Mantis. Ang uri ng praying mantis na ito ay nagmula sa mga rainforest ng Timog Silangang Asia at nag-uriyan din ng walking flower mantis dahil sa magandang kulay nito at katawan na katulad sa isang bulaklak na orchid ang may mga paa na katulad din sa mga petals ng bulaklak. Ito ay may kakayahan ding baguhin ang kanilang kulay mula kulay rosas, puti hanggang kayumanggi. Depende na rin sa kung anong kulay ang kanilang kapaligiran kaya hindi mo ito kaagad mapapansin kahit nasa harapan mo na. Ang insekto na ito ay mga carnivorous. Number 8, Wolf Spider. Ang kakaibang gumagapang na mga insekto na ito ay kadalasang nag-iisa. Sila ay magagaling na mga hunters na may matalas na paningin. Sila ay nanguhuli ng kanilang makakain sa pamamagitan ng pagpitik sa kanilang mabibiktima kapag ito ay dumaan sa kanilang harapan at kung minsan naman ito ay kanilang hinahabol upang hulihin. Ngunit kadalasan ang mga wolf spider ay nagtatago at nag-aantay ng kanilang makakain sa pamamagitan ng kanilang nakaabang nasap na nakakubli sa mga batuhan o kaya ay sa mga buhanginan. Ang mga wolf spiders ay naglalabas ng lason. Ito ay bihirang nakakamatay subalit ito ay lumilikha ng mga sintomas tulad ng pamamaga ng mga hapdi at pangangati. Ang mga wolf spiders ay maaaring mabuhay ng hanggang 11 taon. Number 7, Reef Stonefish. Ang kakaibang isdang dagat nito ay tinatawag na stonefish o reef stonefish. Ito ay na-i-features na natin sa isang nakarang video kung saan sila ay nilarawan na may anyo at kulay na parang bato o bahura na hindi mo kaagad mapapansin kapag iyong tinitingnan lamang. Marahil ikaw ay nakakita na rin ng ganitong uri ng isda sa ating karagatan. Ang mga stonefish ay matatagpuan sa mga bahura ng mga baybay ng Pilipinas at iba pang bahagi ng Asia at Australia. Sila ay may sukat na maaaring umabot ng hanggang 50 cm o halos isang kalahating talampakan ng haba. Ang isda nito ay ang pinakamakamandag at nakakamatay sa lahat ng uri ng isdang dagat sa buong mundo. Number 6, Deadly Mantis. Ang species ng praying mantis na ito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asia at may kapansin-pansin na pagkakahawig sa isang toyong dahon ng halaman. Ang mga insektong ito ay may magkakaibang pattern ng kulay na kadalasan ay may kulay light brown, maputlang orange brown at minsan naman ay dark brown na halos itim na. Kapag ito ay nabubulabog sa kanilang pagkakatago, sila ay gagalaw na parang duya na inihihipan ng hangin at kung mangyari man na mahulog sa lupa ay kadalasan nanatili itong hindi gumagalaw hanggang sa makita niya na walang banta ng panganib. Ang praying mantis na ito ay karaniwang kumakain ng maliliit na lumilipad na insekto tulad ng makuliglig, paru-paro at gamu-gamu. Number 5, Mimic Octopus. Ang maliit na Indonesian na pugitang ito ay may kakayahang magkamuflag sa kahit anong kulay o pattern na gagustuhin nito kapag ito ay naharap sa panganib. Subalit ito ay mayroong natural na kulay kayumanggi na mayroong batik-batik na kulay puti. Ang matalinong nilalang na ito ay kaya mag-transform sa iba't ibang kulay at anyo katulad ng sa buhangin.
Inagaya rin niya ang anyo ng ibang uri ng hayop at minsan ay nagaanyo katulad ng sa kapaligiran niya upang itago ang kanyang sarili sa mga kalaban. Number 4. Deadleaf Butterfly. Ang paru-paro na ito ay matatagpuan sa tropical na lugar ng Asia hanggang sa isla ng bansang Japan na mayroong anyo na katulad ng tuwing dahon kapag nakatikom ang mga pakpak nito. Ang mga insekto na ito ay may itibay hanggang 110 mm na lapad ng mga pakpak o humigit kumulang 3 hanggang 4 na pulgada. Ang mga deadleaf butterfly na ito ay mas madalas na nakikita mula Abril hanggang Nobyembre kapag ang kanilang mga pakpak ay nakabuka na at nag-uumpisa na silang maghanap ng maaakit ng mga potensyal na kapariha. Ang kanilang mga kulay ay maganda mula indigo blue hanggang matingkad na kulay purple. Maaari silang matagpuan sa mga makakapal na kagubatan na may kadalasang pag-ulan at kadalasang sumisipsip ng mga dagta ng punong kahoy o hinog na prutas at kung minsan naman ay sumisipsip sa putikan ng kung anong protina na kanilang makukuha. Number 3. Pygmy Seahorse. Ang nakatutuwang mga nilalang na nabubuhay sa tubig alat na ito ay matatagpuan sa timog silangang Asia sa lugar ng Coral Triangle at ang ilan sa pinakamaliit na mga seahorse sa ating mundo ay karaniwang may sukat na mas maigsi pa sa 2 sentimetro ang haba. Ang mga maliliit na mga seahorses na ito ay nakakapit sa mga malalambot na ori ng sea corals. Merong hindi bababa sa 8 magkakaibang kilalang mga species ng seahorses kasama na ang ilang mga dwarf species. Sila ay kilala sa kanilang mga matitingkad na kulay at kaibig-ibig ng mga katangian. Buff-tip Moth. Ang nakatutuwang camouflage artist na ito ay nagsisimula sa kanilang buhay na may kulay dilaw at itim. Ang kanilang mga caterpillars ay matatagpuan sa buong Europa at Mongolia at karaniwang ang timog ng Britanya ay nagiging huntungan ng kanilang huling yugto ng buhay. Ang mga gamugamo na ito ay medyo malaki at may mabibigat na katawan na may kamangamanghang lapad ng pakpak na umaabot sa pagitan ng 55 at 69 mm. Kapag nagpapahinga, yung mga matatandang species ng gamugamo na ito ay kahawig ng isang nabaling sanga ng isang silver birch na kahoy. Ang mga grupo ng caterpillars na ito ay madalas nagtitipon-tipon at kinakain nila ang mga dahon ng lime, birch, weasel at mga puno ng willow at kilala sila ng matakaw kumain na kung minsan ay kaya nilang ubusin ang buong dahon ng mga sanga ng puno. Number 1. Leaf-tailed Gecko. Ang kaaya-ayang nilalang nito ay katutubo sa mga tropical na kagubatan ng Madagascar at sila ay kahawig ng nabubulok na tuyong dahon o balat ng punong kahoy. Ang mga tuko na ito ay may kakayahang mabuhay ng 10 taon at kung minsan ay medyo mas matagal pa. Minsan ang mga nilalang nito ay tinatawag na Ella's Leaf-tailed Gecko o Fantastic Leaf-tailed Gecko. Ang kakaibang nilalang nito ay karaniwang may sukat na mula 2 hanggang 6 na pulgada ang haba kasama ang kanilang buntot. Ang mga nocturnal gecko na ito ay may malakas na mga kuko para sa pag-akyat sa mga puno. May kakayahan silang kusang putulin ang kanilang buntot kung kinakailangan at karaniwang kumakain sila ng maliliit na insekto tulad ng mga kuliglig at gamugamo. At ito ang 10 camouflage ng mga hayop at insekto na matatagpuan sa buong mundo. Ito ka Smarter Mind, nakakita ka na ba ng ganitong uri ng mga hayop at insekto? Mag-iwan ka naman ng iyong komento sa comment section sa ibaba para malaman din namin. I-like at share na rin para naman sa alaman ng iba. Sana ay nagustuhan mo ang video natin ngayon. Hanggang sa muli ay samahan ninyo ako para sa marami pang mga kwento para ikaw rin ay magkaroon ng Smarter Mind.